Ibinida ni Mayor Georgia D. Gokyanki ng Municipality of Claver, Surigao del Norte ang pagudlad na inabot ng kanilang bayan mula nang pumasok ang pagmimina sa kanila. Ayon kay Mayor Gokyanki, dati ay pulubi ang mga tao sa kanyang bayan bago pumasok ang mining company sa kanilang lugar. Katunayan, mula sa dating 6th class municipality, ngayon ay 2nd class municipality na sila at umaasa sila na sa darating ng mga araw ay magiging ganap na silang lungsod. Claver, Surigao del Norte. So, sa ngayon, meron kami mga mining companies yan. No, alam naman ang karamihan kasi parang ayaw ng mga minahan. Pero sa amin, no, mula pal, no, makapulubi ang mga tao. Sino ang unang mag-sasabay? In-accept namin sila. Of course, with monitoring din, no? Nakita namin, na paundan namin. Dahil lamang sa okay, I will be making the finished. He must raise his shoulder. Ngayon, second class na allowed to jump on top of the We are applying already for a seat. This will be the sa kasalukuyan ay nasa 15 mining companies sa kanilang bayan, kabilang ang Philippine Group Metal Corporation, isa sa pinakamalaking ambag sa kanilang ekonomiya at sa mga barangay sa kanilang nasasakupan. Idinagdag pa ni Mayor Gokyanki na mas malaki ang pumapasok na income sa kanilang bayan mula sa mga mining company kumpara sa share nila mula sa national government sa anyo ng internal revenue allotment. Ready? Saksak na ito. Mas marami ang susan namin sa kapalunan namin kaysa hirap. Then, saksak na ito. Get ready. Saksak na ito. Third visa we have to start locking and aligning the cars. Life plan yan. So, dyan ang galing ng mga developments na binigyan din ng alkalde na tinitiyak nila na ang lahat ng mga mining company sa kanilang nasasakupan ay sumusunod sa pamantayan ng umiiral na batas dahil mismong sila ay mahigpit din ang ginagawa nilang pagbabantay sa mga operasyon ng mina sa kanilang nasasakupan. Ako naman si Felix Tambong, kung nagugulat para sa DCRJ 810, ang Radyo Bandido TV.